What's up, mga kanihongo for you? So, nagbabalik na naman po tayo para sa another video, no? So, marami kasi tayong nare-receive na, ano, na questions sa mga viewers natin. Tinatanong nila kung paano daw, ano, mamemorya yung kanji. O kung ano yung madaling way para memoryahin yung kanji. Kasi nga, di ba, ano, yung kanji is, alam naman natin, yung pinakamahirap na ano way of writing sa Japanese. Okay? So yung kanji kasi nanggaling kasi yan sa China, no? Tapos inadapt ng Japanese, gumawa sila ng sarili nilang meaning tsaka nung pag-pronounce nung ano. Meron silang dalawang way ng pagbasa, yung onyomi tsaka konyomi. Okay? So ayun. So medyo mahirap siyang memoryahin. Lalo pa ang isang kanji paminsan is ano 3 to 4 words ang meron. Isang kanji lang 'yun, ha. So what more pa kapag pinagsama siya, no? So maraming mga combination tsaka maraming way ng pagbasa. So ang hirap nga talaga. Okay. So sa akin kasi syempre bawat ano naman, tao naman iba-ibang ano way ng pagmememorya, meron tayong kanya-kanyang way. Pero sa akin kasi, based on my ano, personal experience, ang ginagawa ko lang is sinusulat ko yung kanji. Tapos, paulit-ulit yun hanggang sa mamemorya ko na. Okay? Halimbawa, ang pinapriority ko yung mga ginagamit sa ano, sa pang-araw-araw na kanji. Kunwari, yung tabemas, yung shoku, ayun. So, yun yung ano ko, pinapriority ko lagi. Kasi, lagi siyang ginagamit. So, basic siya. So, yung mga basic kanji mo, nasulat nyo. Tapos, pag sinusulat nyo siya, paulit-ulit, mamemorya nyo na rin siya. Okay? So, ayun. So, ang pinakamahalagang ano is, ano, way para mamemorya yung kanji is, gamitin nyo kung saan kayo nadadalian. Kung saan way kayo nadadalian memoryahin. Kung saan yung gusto nyong way. Yung iba kasi, anime naman. Nanood lagi sila ng anime. Tapos, doon na nila. Pagka hindi nila maintindihan yung kanji, is sin-search nila yon. Tapos, doon, mamimemorya na nila. So, paulit-ulit yun. Lahat ng mga lumalabas na kanji doon sa search nila. Tapos, may memoryahin nila. Okay? So, yun. Kumbaga, the more na na-expose ka kasi sa kanji, the more na ano, nasasanay ka o na-memorya mo siya without knowing, unconsciously, no? So, ako ganun. So, sulat lang ng sulat. Pag may hindi ako maintindihan, kunwari, sa TV, may lumabas na kanji, hindi ko naintindihan, search ko siya. Although nakakalimutan ko rin paminsan. Pero once na paulit-ulit siya na lumalabas, paulit-ulit mo siyang titignan, isa-search. Although nakakahilo nga lang, mamimemorya mo siya. Okay? So, yun yung paraan ko. So, I suggest is hanapin niyo yung pinaka the best para sa inyo na way para memoryahin yung kanji. So, bawat tao kasi iba-iba eh. So, ang hirap sabihin kasi kung ano yung okay sa'yo, ano yung pinaka-okay. Pero, minsan kasi kung ano yung pinaka-okay sa'yo, hindi ganun ka-okay sa iba. Or hindi, ano, angkop sa kanila, no? Ayun. So, ayun. Ako ganun. Sulat ng kanji, tapos, mamememorya mo na yun kung ano yung mga meaning niya, kung paano siya basahin. Diba? Kunwari, yung tabemas, madami pang anya, madami pang meaning yan. Yung kanji niya, yung shoku, gaya nga nasabi ko kanina. Tabemas, meron pa kuimas. Okay? So, kapag dinugtungan mo siya ng another kanji, nagbabago din yun. Yung way ng pagbasa niya. Tsaka, ano, tag dito, yung meaning niya. Okay? So, ang hirap
mahirap talaga ang kanji pag-aralan, guys. Pero kapag inunti-unti niyo naman siya, makakabisado niyo naman siya. Okay. So, sample din, halimbawa yung ikimas, yung ano, say, yung sensei no say. Okay. So, kapag sinerch niyo yung guys, yung kanji na yon, yung basic na gamit nun, mga ilang meaning din yon. Pero kapag ka-chinek mo yung ano niya, gamit niya, tsaka yung mga meaning na under dun sa kanji, is super dami. Okay? So, talagang mahihilo ka. Malilito ka kung ano ba yung gagamitin mo. Pero basta paulit-ulit lang na ano, na sulat o kaya basa. Once na na-expose kayo sa kanji, dahan-dahan makakabisado nyo na yon. Okay? So, yun yung pinaka-ano. Yun yung one way kung paano memorihin, no? So, sa akin, yun yung ginagawa ko. Yung iba, anime. Tapos, yung iba naman, nagbabasa ng mga book. Okay? Inuuna yung basic. Pinaka-importante kasi basic na yung kanji. Kasi, syempre, hindi natin mamemorya yung mahihirap na kanji kapag hindi tayo, ano, nagsimula sa basic. So, I suggest yun. Kabisaduhin niyo yung basic muna. Tapos, kapag medyo okay na, yung mahihirap naman. Okay? Ayun. Basta ano, hanapin niyo lang guys kung ano yung ano, kung ano yung magandang way, yung gusto niyong way para memoryahin yung kanji. Ayun. So, sa akin, suggestion lang. Sulat niyo. Sulat niyo nang isulat. Pag meron kayong hindi magets na kanji o kunwari nakita nyo sa TV hindi nyo magets, sulat nyo, hanapin nyo yung meaning, tapos sulat nyo ulit. Pag may hindi kayo ulit nakita, sulat nyo, hanapin nyo yung meaning. So mamemorize nyo na rin siya eventually, no? Another way pala guys nung pag memorya ng kanji is yung pagbabasa ng manga, no? So yung ibang friend ko kasi ganun yung ginagawa. Although ako recently hindi ako masyadong nagbabasa na ng manga. Okay. So syempre pag nagbasa ka ng manga, maraming mga kanji doon na ano, na lumalabas na hindi natin alam yung meaning. So syempre gusto natin yung binabasa natin, kapag di natin na-gets yung meaning, hindi natin magigets yung story, di ba? So mako-curious tayo. So, ang mangyayari, sa-search natin yung kanji na yon, ano ba yung meaning nito? Okay? So, kailan ba ito ginagamit? Ganon. So, yun. Yun yung isang way na ano, ginagawa ng ibang tao. Okay? So, kung mahilig kayo magbasa ng manga, mahilig kayo sa anime, pwede nyong gawin yon. Okay? So, yung iba naman, sa book naman, meron kasi tayong tinatawag na dokai, no, yung reading. Tapos merong book specially for reading. Okay, lalo na kapag nasa N5 or N4 ka, may mga book doon na ano, puro basic na kanji yung ginagamit. So, I suggest na basahin nyo din yun, no? So, syempre, pag may kanji kayo doon na hindi magets, o hindi magets yung meaning, yung way ng pagbasa niya, i-search nyo lang siya, no? Sa internet or sa app. Ang gamit ko palang app guys is Imiwa, no? So maganda yung app na yon kasi ano, meron siyang ano, makikita mo doon kung ano yung onyomi, kunyomi, tsaka yung meaning ng kanji. Okay? So yon. Basta any kanji na na-encounter nyo na hindi nyo alam yung meaning, i-search nyo na kagad. Okay? Kasi lalabas at lalabas yon sa susunod pag na-encounter nyo ulit siya. Okay, so kapag sinerge nyo siya, alam nyo na yung meaning. The next time na ma-encounter nyo ulit siya, alam nyo na yung meaning. Hindi na ano, hindi na kayo mahihirapan. Okay? Another tip guys or way kung paano ma-memorize yung kanji is to use flashcard. Okay? So, pwede kayong kumuha ng index card o papel. Gupitin nyo yun. Gawin yung rectangle shape tapos sulat nyo dun yung mga kanji, no?
So unahin niyo lagi yung basic, no? Kasi kung hindi niyo alam yung basic, hindi niyo makakabisado yung mga ano, mahihirap na kanji. So yung kanji niya, yung basic na onyomi, kunyomi, yung pagbasa niya, yung word mismo, kunwari yung ano, takay. So yun, basic siya, no? So ilagay niyo doon, sulat niyo sa flashcard, tapos yung meaning sulat niyo sa likod. Okay? So kahit yung pinaka word din isulat niyo, okay lang yun. Importante, kapag gumawa kayo ng flashcard, lagi niyo siyang babasahin, okay? And pwede rin kayong ano, mag-aral with your friend. Gawin mo, gawin niyo parang ano, pinoyhen niyo, no? So tanungan kayo, pakita niyo yung flashcard tapos sagutin niyo. Okay? So ayun. So maraming way talaga guys para pag-aralan yung kanji. Pero yung mga sinasabi ko is yun lang yung mga ano ginawa ko dati rin, no? Nung nag-aaral ako ng mga kanji. Although ngayon, ginagawa ko pa din siya. Ayun. Pero yun nga, lagi niyong ano hanapin yung paraan kung saan kayo ano mabilis matututo o yung gusto niyo. Okay? Para maging enjoy yung pag-aaral ng kanji. So okay. So yung flashcard ano, maganda 'yon. Talaga nakakatulong 'yon. Marami sa amin yung ganun ano, ganun yung way ng pag-aaral nila ng kanji. Okay? So tanungan sila ganun. So ayun guys, no. Yun yung mga tips natin and paraan kung paano memorihin yung kanji. Okay? So ang importante lang guys, no, is yung mahanap natin yung way ng pag-aaral, yung paraan na angkop sa atin tsaka yung nage-enjoy tayo. Okay? So yung kanji kasi napakahirap niya, marami siyang meaning yung way ng pagbasa, lalo na kapag sinamahan ng ibang kanji, naiiba na yung ano niya, meaning niya tsaka yung way ng pagbasa niya. So napakahirap, no? Pero as long as nage-enjoy tayo tsaka yung paraan na ano natin na gusto natin is ano is angkop sa atin, kaya naman natin pag-aralan yun. Okay? So ayun, so mag-excel naman tayo dun. Okay? So yun lang guys. So kung gusto niyo pa ng mga ganitong video, comment lang kayo sa ano sa video natin. Tapos mag-subscribe na rin tayo guys, no? Tapos check niyo lang yung notification bell para updated tayo sa mga next video. Okay? So salamat sa panonood. Sayonara. Mata ne. Until next time guys.